Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa May Taft Avenue, Maynila, kung saan kaninang umaga nga po ay isang bank manager po ang tinambangan at napatay ng riding in tandem. Ito pong mismo lugar na ito ay ang lugar kung saan po bumangga yung kanyang minamaneong SUV bago po siya nadalas ng mga responding otoridad sa ospital kung saan po siya binawian ng buhay. Nakilala po ang biktima si Rosemary Gatan, 51 years old, at bandang alas 8:30 po ng umaga nang mangyari ang krimen. Isang bala po ang tumagos sa kanyang leeg na naging sani ng kanyang pagkamatay. At para po sa karagdag detalye, alamin po natin ang iba pang impormasyon mula kay Dante Perelio. Dante? Yes, Gigi, eksklusibo ngang nakuna ng GMA News ang crime scene ilang minuto pa lamang nakakalipas matapos tambangan ng bank official na si Rosemary Gatan. Gigi, umiikot pa ang gulong ng minamanehong SUV ni Gatan dahil kasasalpok lang sa konkretong poste. Si Gatan naman duguan sa driver's seat at walang malay. Naisugod pa sa Medical Center Manila si Gatan pero idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala na naglago sa kanyang leeg. Sa initial na investigasyon ng MPD Homicide, papasok na sana sa pinagtatrabahuang bangko sa kanto ng Apacible Street at Taft Avenue si Gatan nang bigla na lamang sumulpot ang mga di pa nakikilalang lalaki na magkaangkas sa motorsiklo sa may bintana ng driver seat ng SUV ni Gatan at agad itong pinaputukan ng isang beses. Gigi, ayon naman sa kaanak ng biktima, mabait ito at wala silang alam na kaaway, kaya pala isipan sa kanila kung ano ang motibo sa pamamaslang. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at inaalam na rin nila kung may kuha ng CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Gigi. Maraming salamat, Dante Perelio.